Dalawang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Palaging inaasar ang anak sa school. Bullying may negative effect sa brain ng bata. Alamin din ang ways para masolusyonan ang epekto ng bullying na maaring maranasan ng inyong anak. Welcome to Denzel Parenting TV. This channel covers everything from the latest baby news, parenting tips, relationship tips, and pregnancy advice. Kung gusto mo ng ganitong topic, mag-subscribe lamang sa ating channel and tap the bell button. Inflammation daw ang isa sa mga epekto ng bullying sa kalusugan ng tao. Mayroon namang payo ang mga experts kung paano ito ma-reduce ang harmful effect nito. Palaging inaasar ang anak sa school. Ito ang epekto ng bullying sa kalusugan. Malaking problema sa school ang bullying, lalo kung bata sa bata ang pinag-uusapan. Pareho kasing minor at hindi pa nila masyadong alam ang kanilang ginagawa. Kailangang tingnan ang parehong cause and effect kapwa sa nambubully at sa binubully. Sa experts, nalaman nila kung ano nga ba ang epekto ng bullying sa kalusugan maging kung paano ba ito mababawasan. Brain as a manager of the body budget, ipinaliwanag ng neuroscientist na si Lise Feldman Barrett kung gaano kaimportante ang brain sa katawan. Ayon sa kanya, minamanage raw kasi ng utak ang body budget, sa tao na parabang bangko ito. Halimbawa, maaari kang mag-invest sa body budget mo sa pamamagitan ng pagtulog, pagkain, pag-inom ng tubig, at pagkonekta sa ibang tao. Samantalang pwede ka ring mag-withdraw sa pamamagitan ng pag-e-exercise, pagko-concentrate, pagkakaroon ng disconnection sa ibang tao, at iba pang ginagawa mo. Kaya nga malaki ang ginagampanan itong role para sa kalusugan, dito na rin papasok kung paanong naapektuhan ng bullying ang kabuuan ng tao. Sa mga panahon daw kasi na nakakasalamuha ang anak ng taong may bullying behavior, gumagamit ito ng maraming resources mula sa kanyang body budget. Kailangan niya ito i-activate ang kanyang survival circuits. Kaya nga sa mga bata sa school, kung binubuli siya ng kanyang peers o kaklase, iisipin ng brain niya na maging aggressive sa lahat ng social interactions. Nagiging dahilan ito para magamit niya ng magamit ang body budget kaysa ma-replenish pa ito. Your brain mispredicts that your body needs energy over and over and over, driving your budget into the red. Ito ang paliwanag ni Barrett. Nauuwi raw sa pagiging unbalanced ang body budget kung parati nawi-withdraw ang energy na naipon sa tuwing makakasalamuhan ng bully. Nauunang mag-predict ang brain na kailangan mo ng maraming energy upang makakope sa mga ganitong sitwasyon na nauuwi sa hindi na kinakaya ng katawan. Nangyayari rin daw ito kahit ang bullying o abuse ay nasa past na, dahil iisipin pa rin ng utak na na-exist ang threat. Kaya naman makararanas na ang katawan ng inflammation. Kung mas madalas na nakakasalamuhan ng anak mo ang kanyang bully, iisipin ng kanyang brain na nasa sitwasyon siya kung saan kailangan niyang gamitin ang fight, flight, at freeze. Kaya nagsasanhi ito na mag-release ng maraming stress hormone cortisol ang katawan kaysa sa normal na bilang. Nagiging prolonged case ito ng body budget dahilan para maging out of balance na ang katawan. Ayon pa sa experts, minsan daw ginagawa ng isang tao na gamitin ang flight response o yung pag-iwas na lang sa kanyang mga bully. Mahirap daw itong gawin kung sakaling nasa authority o ang teacher na niya mismo ang nagpapakita ng bullying behaviors. Kaya lalong magsasanhi pa ito sa inflammation na nakaka-drain ng energy, madaling magkaroon ng lagnat, at nagiging prone sa viruses. Paano mabawasan ang inflammation na dulot ng bullying? Mahalaga raw na naoobserbahan ng parents ang kanilang anak sa school upang namumonitor kung ano ba ang kalagayan nila dito. Maraming bata kasi ang pinipiling hindi na lang magsumbong dahil sa takot nila sa kanilang bully. Kaya importanteng from time to time ay nag-check sa anak. Para naman mabawasan ang harmful effect ng inflammation dahil nga sa bullying, mayroong tatlong steps na maaaring gawin ayon sa experts. Malaking tulong daw ito upang ma-lessen ang negative effect nito sa brain at body. Narito ang mga sumusunod na pwedeng gawin para masolusyonan ito.
Restoring Power of Mindfulness. Turuan siyang magkaroon ng mindfulness dahil malaking tulong ang brain para sa overall health ng katawan. Maaaring ipagawa sa kanya na pumikit, huminga unti-unti at mag-focus dito. Hayaang maramdaman niyang siya ay nasa present at turuan ang utak niya na ligtas siya at hindi niya kailangang mag-withdraw ng kahit ano sa body budget. Nakakatulong ito upang mag-build ng reserve sa body budget at ma-activate ang parasympathetic system, ang ma-calm down ang katawan, sa survival circuits, at meridose, ang inflammation. Nabibigyan ng balance nito ang brain muli. Restoring power of aerobic exercises. Malaki ring tulong ang physical movement sa pagpiprevent ng harmful effects ng stress. Ang exercises din daw ay nakakatulong para sa repair ng body and brain sa tuwing may stress na nag-occur. Aerobic exercises din ang nagre-release ng brain-derived neurotrophic factor o BDNF na nakakapagtibay ng neural connections at nag-fuel ng bagong brain cells. Regulating emotional response. Turuan din ang anak na mag-disconnect sa kanyang negative experiences at palitan ito ng positive opportunities. Ibig sabihin kinakailangan na mag-deconstruct ng emotional reaction at bumuo muli. Maganda raw kasing napapractice siya na maging mindful, proactive at responsive sa mga present situations. Maraming salamat sa panunood. Para magiging updated ka sa mga ganitong topic about pregnancy concerns, parenting tips, relationship advice at family cares, panatilihing mag-subscribe sa ating channel, paki-like na rin at mag-comment kung ano ang masasabi mo tungkol sa ating topic ngayon. See you on our next video!